Sa videong ito, makikita ang isang lalaking kumakain sa isang eatery. Pero bago siya tuluyang umalis, pasimple niyang dinukot ang dalawang container ng makapuno. Ayon sa may-ari ng kainan, hindi raw nagbayad ang nasabing customer. Kaya ang sama ng loob, sa social media na lang naipost. Ang videong ito ang paghuhugutan ng ating eksperimento. Ang eksena, pagbibintangan ng kasabwat na customer na nagnakaw, ang restaurant staff na atin ding kasabwat. Nga po, manager, nakita ko yung waiter nyo na ninanakaw yung paninda dito sa restaurant nyo. Concerned citizen lang po ako. Pinatira kita, pinakain kita, at nagawa mo akong nakawan. Sir, alam niyo naman, hindi ko magagawa yung binibintang sa akin. Sir, huwag naman yung ganyan. Simula ng aktingan! Ang kasabot nating customer, kunwari nagmamatsyag na sa ating restaurant staff. Kuya, anong ginagawa mo? Wala po, may inuutos lang po sa akin magbigay daw po ng supply doon sa loob. Kitang-kita kita eh! Kumukuha ka dyan! Kuha ka lang ng kuha! Hindi po. Ipinapautos po sa akin po ito ng boss ko po. Wala. Alam ba yan ang amo mo? Ang dami mong kinukuha, oh! Ang mga customer na nasa kabilang lamesa, nagulat sa komosyon ng ating mga kasabwat. Ayan guys, oh, kitang-kita mo, nagnanakaw siya! Ma'am, wala naman pong ganyan. Di naman po totoo yung sinasabi ko ninyo. Hindi, kuye, kitang-kita ko. Nandito sa cellphone ko. Ang babaeng ito, hindi na nakatiis at tinanong ang ating staff. Anong ginagawa? Ano po, ma'am? Inutosan po kasi ako nung... Nung may-ari po. Sabi daw po, kailangan daw po gagamitin sa loob. And it's time for the big reveal! Pasensya po talaga ate! Pasensya mo lang naman ate! Sa sobrang emosyon, bumuhos ang luha ni nanay. Ayan guys, oh, kitang-kita mo, nagnanakaw siya! Kasi may anak akong dalawang lalaki nagtatrabaho sa gando rin. Parang hindi ko kayang makakita nung may napapahiyang gano'n. Pwede mo naman kausapin ng mahinahon yung tao. Hindi para ipahiya natin. Tama po ba? Tama ka rin, nanay. Ang kasama ni nanay, hindi rin daw komportable sa ginawang pamamahiya sa ating bida. Kasi hindi ko nakita yung pangyayari. Naawa ako sa kanya kasi hindi siya nagsasalita. Parang hindi rin niya kayang ipagtanggol yung sarili niya. Malay nga natin na baka may naputos nga naman sa kanya na kunin sa loob. Salamat sa pamamagitang kapuso. Puling rumolyo ang ating kamera para tignan ang reaksyon ng madla. At sa pagkakataong ito, mas level up pa ang aktingan. Ang kasabot kasi nating manager, sasali na rin sa eksena. Teka kuya, ano yan? Wala po. Sabi po kasi may add pa daw po kayo na order. Kuya, kitang-kita ko kanina. Lagay ka na lagay ng mga product ng mga restaurant dito. Ano ba yan? Di po ma'am. Ano po, sabi po kasi sa loob, may additional order daw po kayo. Ma'am, ano po mangyayari? Huwag niyo naman po akong sisigawan. Ano nangyari? Sir. Baliwanag mo. Ang dalawang customer na ito, tila nakikiramdam na sa nangyayari. Ito ang ebidensya. Ay, nakita mo. Buksan mo kasi, kuya. Ano yan? Sige, buksan mo. Sir, wala naman po akong ginagawa. Masa. Hanggang sa ang babaeng ito sa kabilang mesa, hindi na nagpaawat at kinausap na ang ating kasabwat. Kung ako sa tigas eh, tatanungin, there is a management, and then si manager. Hindi pag-usapan privately. Kasi yung mapapahiya siya. Huwag niyo naman akong tatanggalin sa trabaho, sir! Yung mga gaitong cases kasi like pag nanakaw, stealing, cheating, for example, in any form, ha? Maraming reasons for this. So talagang hindi natin masasabi kung ano yung reason ng isang individual, kung bakit niya ginagawa to. But usually, out of desperation. Kasi mas maganda sana kung kinausap na lang privately. Sa huling rolyo ng ating kamera, iibahin ng ating kasabwat ang diskarte. Malumanay na hihingi ng tulong ang ating kasabwat na customer
upang isumbong ang ating kasabwat na staff. Ano kaya ang magiging reaksyon ng ating target? Wala po, nagnanakaw si Kuya. Hindi po... Ito po, may video po ako. Pero may proof naman po eh. Tatakot po ako. Magsumbong po ba ako sa manager? Magsumbong po ba ako? I-ask ko po ba sa manager? Ano ba? Uy, ano ba? Tanto na lang gawin mo. Pwede naman sila yung kausapin mo eh. Baka kasi may order sila. Oo. Na binigay lang. Doon ka mismo sa staff nila mag-ask. Baka nga kasi may order sila. Thank you po. Sorry po. Pasensya po talaga. Sorry po. Ano kaya ang saloobin ng ating target na customer? Kanagulat kami nung may tumabi sa amin. Isa lang umano sa amin na baka scam. Kasi nga, di ba, ang dami ng mga ano ngayon, mga bubus na, alam, yung mga nanloloko. Usually, pag tayo, pag may nag-occupy, pag may lumalapit sa ating personal space na hindi natin kilala, syempre, initial reaction natin na, oh, aalis ka, lalayo ka, or hindi ka maniniwala ka agad kasi hindi mo siya kilala, hindi mo alam yung background. Payo ng eksperto, sa mga ganitong pagkakataon, dapat manaig ang profesionalismo at respeto sa kapwa-tao. Mas maganda kung ako ang employer, papakita pa rin natin na meron tayong empathy. And compassion sa ating mga kasama sa trabaho or dun sa mga under our care, no? Kasi sila yung parang captain of the ship yan eh. Ma'am, tinutulungan ko pa yung amo ko eh, po yung inutos mo sa akin. But... Sabi nga nila, mahirap pigilan ang bugso ng damdamin. Alam ba yun ang amo mo? Ang dami mong kinukuha, oh! Pero tandaan, ang pagtatama ng mali pwedeng gawin sa mas pribado at mahinahon na paraan.